I don't think ang Unitim camp or the BBM camp would do such thing. Unang-una, from the very start, ayaw ni BBM ng negative campaigning. Kahit siya mismo nga hindi siya sumasagot kahit na binabatuhan mo na ng question na negative as against to another candidate, ayaw niyang sagutin. Ang sinasabi lang niya, wag na tayo dyan. Even yung mga supporters niya at mga campaign people niya, sinasabihan niya, wag tayo sa negative campaigning. So I don't think it's really, binabato nila kay BBM na or kanila ang kalaban ni Robredo, binabato, o sino ba, eh, si BBM, ang kampo ni BBM, binabato nila na sila, may allegedly yun ang gumawa. Pero I really don't believe in it, no? Kung ang may mga haka-haka, ito hindi naman to ano, no? This is just an opinion, probably speculations, pero may mga haka-haka na parang desperate moves na para magkaroon ng ano, parang ang tawag diyan sympathy or di kaya maawa ang tao, ang Pilipino, or para magkaroon na rin ng momentum ang hinahanap nila, yung ano, kampanya ni VP Leni using that issue. Pero kahit ano pang iba to nila, kahit ano pang sabihin nila, nagawa na nila eh. Wala pa rin nangyari. Ang martial law, kinutkot na nila ang martial law, kinutkot nila ang 203 billion estate tax. Mm. Ang dami lang kinutkot na ng mga issue, may nangyari ba? Wala. Diba? Hindi pa rin naman tumaas ang rating ni Robredo eh. Ganun pa rin. Tumaas lang ng 9 points ngayon, probably dahil sumisipag na silang magngampanya, nagbabahay-bahay na eh. So at least siguro, kudos to them, it means kahit papano yung kanilang effort, nabibiyayaan ng 9 points, no? Pero significantly, wala naman eh. Yun ang sinasabi ko. Kasi nga, ang mahirap sa mga ganyang ano, kampanya, nagiging parang natuturn off kasi ang tao sa ganyan. Kasi hindi na nga yun ang hinahanap ng tao. Ang hinahanap ngayon ng tao is positive campaigning, focus lang doon sa ano, sa plataforma, focus doon sa kung anong gusto ng kandidato para sa bayan. Yung mga mudslinging and all this kind of ano, deceptions and all that, hindi na yan uubra sa mga tao ngayon. Kasi pagod na ang tao eh. Parang pagod na, tapos umay na ang tao, nauumay na ang tao sa mga negative campaigning at sa mga ganyang desperate moves. And it will never change the reality na at the end of the day, BBM and Sara is still the front runner of this election. Mm. And it will be until the end of this election. Ma'am, may tanong ko lang, meron bang nangunguna sa survey na binabanatan yung napakalayo naman niyang kalaban or... Na leading siya eh. Kumbaga siya yung pinaka ano, mataas yung agwat nila. Tapos nakikita nyo ba or meron bang instances na binabanatan niya ito? Dahil no, kumbaga, wala nang ganun. Kumbaga sa kanilang strategiya ngayon, tuloy-tuloy lang sila at ang ikinamangha ng iba, sa kabila ng pangunguna nila, eh, tuloy-tuloy yung kanilang pag-iikot araw-araw yan. Every day yan sila na umiikot talaga. Compare dito sa mga medyo, sorry to say, yung mga nangungulelat, sila pa yung hindi masyadong abala sa pag-iikot talaga. Yes. I think yung ano, except for Robredo, I think, the rest parang, feeling ko lang ha, hindi ko naman sinasabi yun na yun. Parang feeling ko nararamdaman nila yung reality and they're just being realistic. So, hindi ka na rin siguro gagastos dyan ng malaki kung titignan mo rin yung kung saan ka nakapwesto. Kasi, di ba, pag gumastos ka pa tapos hindi ka naman manalo, eh, design yung pera mo. So, I think that's the reality there. Pero si Robredo, pinupush talaga nila. Well, pinupush din na Robredo ang sarili niya. Pero pagdating naman doon sa usapin na kapag nangunguna ka ng milya-milya, titirahin mo ba yung pumapangalawa sa'yo na malayong-malayo? Of course na. Hindi, that's stupid, no? Pero that's why I'm saying na I don't think BBM will do anything at all na masisira ang kanyang momentum. Yun ang may momentum, yung Unitim. Hindi nila sisirain yan. So they will just continue doing what they're doing and pag-iigihan pa yan kasi sinabi nga ni Attorney Vic Aita na complacency, walang room for them, no? They will try to campaign and make it sure that they will win. Kumbaga, yung Unitim magiging majority. Si BBM will be a majority president and Sara, I think, would want to be a majority vice president in terms of votes. Mm. So I think, ganun ang direksyon. I don't think, kung ako ba ay nangunguna, pag-aaksayan mo pa ba ng panahon ang pangalawa ng milya-milya ang layo mo? Hindi na. Kasi masisira ka lang.
So, kung ganun yun eh. Psychologically, strategy-wise, and politically speaking, ganun. So, I don't think yung mga issues na binabato sa frontrunners ay, you know, magmamatter or totoo. Pero, ma'am... Hindi personally, hindi ako naniniwala na galing yan sa kampo na nina Sara at BDM, yung mga issues na binabato na tipong kay Aika ata yan. Mm-mm. Pero malaki ba ang posibilidad, ma'am, na yung the other way around po, yung mismong nangungulelat yung babana doon sa front runner? Of course. Mm. Of course, malaki. Kasi bakit? Eh, sino bang babatuhin mo kung di yung hitik ng bunga? Mm. Ganon din lang yan, di ba? Babatuhin mo yung hitik ng bunga kasi... Eh, siyempre, naiinggit ka na dyan eh. Na-insecure ka na dyan. Eh, siyempre, diba? Pero, yun ang babatulin mo. Pero ma'am, posible ba? Meron bang instances, hindi ko sinasabing dito sa kampo ng mga Robredo, meron bang strategiya yung mga politiko? Ginagamit din ba yung strategiya na gagawa ako ng issue? Sasabihin ko na may nagpakalat ng issue na ganito para meron akong isagot at ibibintang ko dito sa kalaban ko. Pwede bang ganyan, ma'am, na strategiya? Part yan ng political game. That's always a part of the game. Ang tanong lang natin ngayon, sinong nagpakalat? Mahirap magpangalan eh, kasi wala pa. Pero that's part of the political game. Kahit sinong politiko, I'm not referring to anyone at all, no? Pero kahit sinong politiko, if you really want to win, at saka medyo pragmatic ka, this is the Machiavellian, bad Machiavellian side. You will do everything. Even that kind of thing, no? But that's the Machiavellian bad side. Okay? Oh, yun yung sinasabi ko. Pero, ang tanong lang dyan lagi is, do you really think ang tao hindi alam mag-isip? Do you really think ang tao maniniwala sa ganon? Given ngayon na wala nang naitatago sa social media. Ngayon ay napapag-usapan na lahat. Yung issue na yan, pinag-uusapan na sa social media. At saka kung makikita mo yung mga opinion ng karamihan ng Pilipino, parang nag-i-speculate nga sila na gawa-gawa lang yan para lang masira si BBM. Tapos ayaw nila ng ganun. So, nagbubunga lang din. Yun ang pinag-uusapan ngayon eh. Kahit sa wall ko, may mga nagsasabi na ganun. Hindi lang ako makasagot eh. Pero may mga ganun na speculation. Tinatanong din ako, ma'am, anong tingin mo dito? Sabi ko, ay nako, huwag nyo nang pansinin yan. Just part of the political game na nangyayari. Kasi malapit ng eleksyon eh. So, gagawa na ng mga ganyan para lang magkaroon ng issue, magkaroon ng hype, or whatever. Mm-hmm. Ganun lang. Pero that's nothing na. May nabasa kong comment, ma'am, pa-victim daw ang tawag dyan eh. Tama ba yun? Yes. Pa-victim. Hindi lang pa-victim, paawa effect. Para pag-usapan. Pa-martyr effect. Ganyan yan eh. Hindi na yan hindi na yan nag-i-effect. Alam mo kung bakit? Mm. We're already modern society, no? Hindi na tayo nandun sa 18th century, no? Nandito na po tayo sa 21st century. Ang mga tao dito are well-informed, well-researched na ang mga bagay-bagay. So, yung mga ganyang klaseng mga moves, hindi na yan wala na yung kwenta. So, bago-baguhin ang strategy, mas maganda. Hindi po ba pero ang tanong, 30 days na lang eh, less than 30 days, paano niya gagawin? Ma'am, kung ibabalik yung ma'am, yung mga patawa nila na mga videos, ma'am, hindi yun na may the effective Lord, yung mga hadouken, yung mga... Ganyan? Yung oy, ma'am. Easy. Oh, patay tayo dyan. Napasayo pa natin. Oy, kasi napanood ko yun. Mayroon pang yung hindi lang yung haduti. Mayroon pang nakakimono na parang parati. Na maratang dati. Like one, meron bang gumagamit yan, ma'am, sa ibang mga bansa na ganyan ng strategy? I'll be honest, no? I've traveled almost the world already because of my work. Pero wala pa po akong nakitang gano'n. Lalo na po pag highest position po ang pinag-uusapan. Bukod tangi. Sinabi yung highest position is prime minister or presidential kandidatura. Hindi po ganun. That's too low. Pag mga ganun, really, ma'am. Really, I'll be honest. That's too low. Pag mga ganun po yung ginagawa, ma'am, ano kaya ang tingin nila sa taong bayan, sa mga Pilipino na madaling mauto? I'll be honest with you. Nung nakita ko yun, alam mo ang sabi ko, oh my God, what's happening to the world? Hindi nga totoo. Sabi ko, the world na, ma'am. do you really, parang inisip ko, how low could you be just to get the attention of people? Alam mo yun, hindi, nag-backfire din. O nagkaroon ng sensation, pero negative naman. Yung sinasabi nila kasi, naniniwala siguro sila sa
anything na publicity, even though negative publicity is publicity pa rin, no. Mm. Hindi na nag-a-apply ngayon yun. Kasi ang tao marunong nang tumingin ayun at mag-decipher, no? Kung ano yung good and bad, and okay, ano yung tama o mali. So mahirap na yung ganun. But I'll be honest with you, I was so shocked nung nakita ko yun. Una yung haduke, parang gano'n ata. Tapos yung isa may kumono na parang... Tapos yung mga pagano'n-ganon, ma'am, pakit. Kuha-kuha mo. Yan pa, isa pa yan. Hindi eh, kasi alam mo, you're running for a highest position of the land. Uh-oh. As much as possible, yung mga campaign dapat ng seryoso mga tao na tumatakbo sa pinakamataas na posisyon ng bayan is seryoso. Seryoso. Kasi seryoso ang posisyon na yan. So, dapat pero, ang mga ginagawa mo, seryoso din. Hindi yung parang mag-iisip ang tao na, ha? What happened to her? Pero kumbaga, pro, meron din naman kasing, ano, meron din naman sigurong mga kandidato, prop, na kahit gumagawa ng gano'n, ng mga pakulo, pero may utak din. What I mean is yung... Parang, ang mga alam kong kandidato na may utak will not agree to that. Mm. Eh, halimbawa ikaw, pagkandidatong presidente, bibigyan ka ng script na gano'n, do you really think you will agree na gagawin ka katawa-tawa ng ano mo, ng team mo? Diba? I mean, come on, if you have those faculty of the minds, then you will not agree to it. Mm. Kasi unang maiisip mo, ano bang iisipin ng tao sa akin? May maganda bang idudulot to sa image ko? Lalo bang gaganda at bubongga ang image ko? Or lalo lang akong kukutsain ng mga tao? Ganun eh, if you really know what you're doing. Oo, pero meron naman sila, ma'am, na sinolusyonan nila yung problema. Diba nung una yung problema nila, yung the way mag-speech yung kandidato na yon, na medyo parang nagre-remix, no? Nagaganyan. Tapos bumabalik. So ang kanilang DJ, naging DJ parang DJ. Pero ang kanilang naging solution dito, ma'am, maganda naman. Oh. Parang hindi na paulit-ulit nagprompter. Ayun. Oh, nakita ko. Alam mo kung sinong nagpakita sa akin noon? Oh. Si Kaado. Ganun ba? Si Kaado may ano diyan eh, may kasalanan diyan eh. Pinakita niya sa akin, sabi niya, sabi ko, oh nga, problema kasi sa kanya, ulit ng ulit. Sabi ko, tuloy, hindi ko maintindihan. Nalihilo ako, parang kailangan ko ng bonamin para lang maintindihan. Eh, hindi ako mahilo eh. Parang sumasakay ka sa bus, no? Na parang kung saan-saan na pupunta. So ngayon, sabi ni Kado, oy, may solution na dyan. Ah, sabi ko, talaga? So okay na? Sabi niya, hindi, ganito. Eh, ito ang mga picture. Sabi ko, Kado talaga. Oh. Sabi ko, oh my God. Talagang nagbabasa sa prompter. Sa rallies, ha? Well, si Kado ang nagpakita ng picture. I don't think ang picture magsisinungaling. No? O, tas lumabas din sa social media yan. Sabi ko, well, okay naman yon. Wala naman problema doon. Kaya lang, ang ano ko lang doon, kapag rally kasi, alam mo, ako na-experience ko mag-rally nung bata ako kasi tumatakbo ako sa student council. Even sa UP, tumakbo ako ng student council eh. Mm. Sawa ng Diyos, nanalo ako. Nanalo naman ako. Pero ang ano lang doon is, kapag nasa stage ka kasi, tas rally, usually kasi ang sinasabi mo dyan, kung anong nasa isip at puso mo. At saka yung mga plataforma mo, kung alam na alam mo talaga yan, hindi mo yan makakalimutan. At kaya mong sabihin yan spontaneously. Ganun yan eh. I've experienced that when I was in elementary, sa student council, high school, and even in college, no? Na kapag kumakandidato ka, pag gamay na gamay mo talaga yung mga gusto mong gawin bilang isang, halimbawa, maging officer ka ng student council before that election, kasi may election, lalo na sa UP, may kampanya, eh, kaya mong sabihin yan ng spontaneous eh. At tanungin ka man dyan, ikut-ikutin ka man dyan, kapag alam mo yan talaga, kaya mong sagutin yan. Ganon yan eh. So, sa akin, from my experience, dapat, well, for me, para mas maging ano, siguro mas makatotohanan, iwasan na natin mag-prompter. Diba?